Part 31. Tula lang pinagmamasdan ko ang dalawang bata na naglalaro sa harap ng balkonahe. Suot nila ang magkabilang kulay ng bracelet na ibinigay sa kanila mismo ng kanilang ama. Yun na ang pagkakataon pero pinagkait ko pa sa kanila. Napansin ko ang pagtitig ni Claire sa kanyang bracelet. Kinawag-kawag niya pa ito at tinitingnan ko malalaglag ba. Humaba ang nguso nito saka gumapang papunta kay Cleo upang tingnan ang nasa kamay nito. Pinili ko na lamang na umalis sa kwarto at iwan ang mga batang naglalaro. Naupo na lamang ako sa sofa nakatapat ng nakabukas na pinto. Dahilan para makita kong dalawang batang nag-uusap ng kung ano-ano. Bakit parang ganun na lang sa kanyang lahat? Nagbago siya? Ah, hindi. Baka ganun talaga siya pero dahil baliw na baliw ako sa kanya noon, hindi ko yun napansin. Wala na talaga siyang pakaalam sa akin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko na maproseso kung siya ang nasa harapan ko. I have a business trip, that's why. Diretsyong sabi nito sa akin. Hindi mapigil ang sobrang pagkalabog ng puso ko lalo na't pasalit-salit ang tingin niya sa aming mga bata na abala pa rin sa paglalaro kasamang mga matatanda. Where's Bianca? Biglang tanong nito. Nasa trabaho. Mahinang sambit ko. Kailangan kong labanan ang mga tingin niya dahil alam ko nagtataka na siya at nagsisimula na siyang magtanong ng mga bagay-bagay. Ito na siguro ang panahon para sabihin sa kanya ang totoo. Wala na akong itatagod dahil kahit na anong oras ay sasabihin niya ito sa tito ko. Where's your father? Mabilis niyang tanong na mas lalong nagpakaba sa akin. Sa tuwing ibubuka ko ang aking bibig, inaunahan ako ng takot at kaba. Naduduwag ako. Pero alam ko sa sarili ko na itong oras para masabi ang lahat. Yung tungkol sa tatay nila, pwede ba tayo mag-usap ng don't worry, wala kong balak manghimasok sa buhay mo. Wala kong balak sabihin ng lahat ng to sa uncle mo o kahit kanino. So don't worry, Danica. Malamig na pagkakasabi nito sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sa isang iglap, inaurong ang aking dila at tulirong tulala sa kanya. Malinaw ang mga sinabi niya, pero may kung ano sa akin na naguguluhan. I just came here to give this to your kids. Mukhang inaalagaan naman kayo ng maayos si Cyril, kaya walang dapat na ipag-alala si Uncle. Don't give me a look like that. May isang salita ako, Danica. Mahinahong sabi nito, ngunit may diin ang bawat salita. I'll go ahead now. Take care of yourself and your family. Pamamaalam nito, saka tumalikod. Kitang-kita ko ang singsing na nasa daliri niya at kung paano siya umasta sa akin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nagagalit ako na nagugulat sa mabilis na pangyayari. Parang kanina lang inakaupo ako at ngayon inaiwan na namang mag-isa hawak ang binigay niyang dalawang magkaibang bracelet na hindi ko alam kung paano napunta sa kamay ko. Basta ang alam ko lang, wala na siyang pakaalam sa akin. Dahil gaya ng sinabi niya kanina, wala na siyang balak pa manghimasok sa buhay ko. Wala na, Danica. Buong taon kong pinaghandaan, matatapos lang sa loob ng ilang minuto. Mapait akong napangiti dahil sa paulit-ulit na senaryong naiisip ko. Mabilis akong tumalikod mula sa aking mga anak na kakawayan sana ako. Naagapan kong pagtulo ng aking luha at mabilis na hinanda ang malapad na ngiti. Naramdaman ko na ang maliliit na bisig na yumakap sa aking tuhod at ang malambot na pisngeng dumikit dito. Uy, Cleo ko? Panliliit ko ng boses na parang wala lang nangyari kanina. Numiti lang ito sa akin at saka sumayaw-sayaw ng kaunti. Hinayaan ko lamang ito dahil umalis rin siya sa di kalaunan. Inabala ko na lang ang sarili ko sa gawaing bahay at ilang bagay na importante.
Wala na rin akong balak na sabihin ang tungkol sa nangyari kanina kay Bianca. Dahil alam kong tatanungin na naman niya ako ng marami. Pakiramdam ko ay bumabagal ang oras. Ang dami ko nang ginawa pero parang ganun pa rin ang oras. Gustuhin ko mang ilabas ang mga anak ko ay wala na akong gana ngayon. Gusto kong magpahinga. Nakakapagod. Cleo, Claire, hurry up. Higa na kayo rito sa tabi ni Mommy. Pagmamadali ko sa kanila na abala sa pagliligpit ng mga laruan sa lalagyanan. Tinitigan ko lamang sila at napansin ang pagiging matamlay ni Claire. Hindi ito kasing sigla ng mga nagdaang araw at madalas lamang magpabuhat sa akin na hindi naman niya ginagawa maliban na lang kung inaantok siya. Nang makaakyat na sila sa kama ay mabilis na tumabi sa akin si Claire habang nilalaro ang suot niyang bracelet. Si Cleo naman ay masiglang lumulundag-lundag hanggang sa lumakas ng lumakas dahilan para mapatalbog ng kaunti si Claire. Hindi ko maiwasang mapatawan ng mahina dahil sa sama ng tingin ni Claire sa kambal niya. Naiinis na siya. Cleo, kulit! Matinis na sigaw nito saka pumapadyak-padyak. Nagkatinginan lang kami ni Cleo. Nananahimik na saka ngumiti sa akin at humiga sa tabi ni Claire. Tumulog na kayong dalawa. Tapos mamaya kakain tayo ng paborito nyo. Diba gusto nyo yun ni Claire? Malambing na tanong ko na kinurot-kurot ang matabang pisngi. Pero umiling nang ito sa akin. How about you, Cleo? You like that, Biko? Tanong ko na mabilis siyang tumango. Si! Sabay pa kami nag-high five nito na tinitigan lang ni Claire na nakanguso. Alam kong asar na siya dahil sa pananahimik niya. Nagkwento ako tungkol sa mga lola at lolo nila na nasa Pilipinas. Wala silang mga tanong at tanging titig lang ang ginagawa nila sa akin. Paunti-unti, sinusubukan kong malinawagan sila sa mga nangyayari. Kahit kaunting detalye man lang ay masabi ko tungkol sa mga pamilya ko na naiwan sa Pilipinas dahil ayokong lumaki silang walang alam tungkol sa pamilyang naiwan ko. Hindi ko na namalaya na nakatulog na sila kaya ito ng pagkakataon para makapagpahinga na rin ako ngayong hapon. Agad akong napabangon sa pagkakahiga ko na may makapa akong mainit na bagay sa aking tabi. Tinitigan ko pang mabuti ang tabi ko kung ano ba ang kaninang nakadikit sa akin na mainit. Mabilis kong hinawakan ang noo ni Claire. Oh no! What the hell? Mainit ang katawan nito. Ang mga paa naman ay malamig. Hindi ito unang beses na nagkasakit sila, pero lagi akong kinakabahan. Mabilis akong pumanhik sa banyo upang kumuha ng bimpo at maligamgam na tubig. Hininaan ko na rin ang aircon dahil pwedeng lumala ang lagnat ni Ina. Maingat kong binuhat si Cleo upang ilagay sa couch at nang hindi mahawa sa kanyang kambal. Kalmado ko lamang pinunasan ang tulog na tulog na si Claire. Bahagya pa siyang gumagalaw at idinidilat ng kaunti ang mata. Hi! Mahinang anas nito sa akin na kumaway ng kaunti. Hi baby Claire! Malambing kong sabi, saka dinampian ang kanyang pisngi ng bimpo. Ang init ng katawan mo kaya pupunasan ka ni Mommy ah. Huwag makulit si Claire. Mahinang sabi ko na tiningnan lang ako. Halos isang oras ko siyang pinunasan ng bimpo at pinatulog na rin. Binuksan ko na lamang ang electric fan saka pinaikot iyon. Alas 6 pa lang naman ng gabi kaya mamaya pa makakauwi si Bianca. Ako na ang nagluto ng pagkain habang pinatatahan ang minsang pag-iyak nito. Nahirapan pa ako sa pagpapakain dahil ayaw niya ng sabaw na kailangan ng kanyang katawan. Kailangan niyang pagpawisan upang mailabas ang init ng temperatura sa loob ng katawan nito. Tumagal ng kalahating oras ang pagpapakain ko dahil sa minsang pag-ayaw nito. Matapos ang lahat-lahat ng gawain, ay kinuha ko na ang gamot ni Claire. Si Ah! Utos ko rito na inilingan niya. No! Iiling-iling na sabi nito na tinatanggihan ng gamot.
Masarap to. You want strawberry, right? Dali na, anak. Ana. Pagbubok ako sa bibig ko upang gayahin niya. Paano ka gagaling niyan? Gusto mo sa ospital? Iiwan ka ni Mommy sa ospital. Tapos wala ron si Cleo. Mahinahong sabi nito na umarko ang bibig na animoy iiyak na. Mama, Leo! Tangong-tangong sabi niya, saka ngumanga. Good girl, di ka naiiwan ni Mommy sa ospital kasi good girl ka na. Yehey! Pagpapalakpak ko ngunit yumakap lang to sakin. Napansin ko ang pagbilis ng pamamawis niya na magandang sinyalis na medyo nabawasan ang init ng katawan. Dito ka muna sleep, Cleo, ah. May sakit si Claire. But tomorrow she will be okay. Ngiting sabi ko na tinanguan niya. Alas 7 pa lang ay nakatulog na sila. Hindi ko pwedeng tulugan si Claire, lalo na sa sitwasyon niya. Siya ang pinakamatagal magkasakit na umaabot ng 5 araw. Wala namang pasok bukas kaya guguguling ko na lang ang oras ko sa kanila. Natigil ako sa pag-iisip nang tumunog ng malakas ang cellphone ko. Akala ko si Bianca lang, pero galing pala yun sa opisina. Pero nakakapagtaka mga nabasa ko sa mensaheng iyon. Hola Danica, I'm sorry for disturbing you, but I just want to inform you that tomorrow Mr. Valencia wants to talk to you privately regarding to your work. Please meet him in his office tomorrow at 8 a.m. He will discuss some matter. Thank you. Wala akong alam sa pag-uusapan namin ni Mr. Valencia. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano, maliban na lang sa nabasa ko sa huling parte. Dahan-dahan akong umalis sa pagkakahiga ko sa tabi ni Claire. Mukhang ako naman ang lalagnatin nito. Ang init ang pakiramdam ko at idagdag pang ilang araw na kulang sa tulog. Baka nga buong taon ay kulang ako sa tulog. Dahan-dahan kong sinipat ang noo ni Claire. Hindi na ito mainit at mukhang pagaling na. Pero dapat tuloy-tuloy ang pag-inom ng gamot nito. Alas 6 pa lang naman. May 2 oras pa ako para makapag-asikaso ng sarili ko at sa gawaing bahay. Mula sa kwarto ay rinig na rinig ko ang tawa ni Bianca at ang boses ni Cleo. Napagpasyahan ko kasi na itabi si Cleo kay Bianca kapag matutulog dahil malakas makahawa si Claire kapag may sakit. Mukhang ako ang nahawa. Huwag naman sana. Good morning! Bati ko na makalabas ng kwarto. Kalalabas lang nila at mabilis na tumakbo sa akin si Cleo at tumalon-talon pa na halatang gusto magpabuhat. Yeah, ang bigatan ng baby ko. Pagmunguso ko rito. Ngumiti lamang to sa akin gaya ng nakagawian. Madiin kong hinalikan ito. Nilaro-laro ko na muna to hanggang siya mamismo ang kusang magpababa. Kinuha ko ng pagkakataon na yon para asikasuhin ang sarili ko. Sandali lamang ako roon at siyang pinakahead naming lahat. Kaya kailangan presentable ako sa harap niya. Paano kapag nagising yan? Alam mo naman kung paano umiyak yan eh. Hirap pa naman utuin. Pagnguso nito kay Claire na natutulog. Tama nga naman siya. Mahirap patahanin ng isang yon, lalo na't may sakit pa. Kaya ayokong pinapaalaga sila sa iba kahit na kay Bianca na malapit sa mga bata. Dahil ako pa rin ang madalas silang hinahanap. Sandali lang ako. Bigyan mo na lang ng gatas o kaya ipakita mo sa kanya si Cleo. Tatahimik naman agad yan. Basta nandyan yung kambal niya. Huwag mo nga lang papalapitin. Aalis na ako para maaga akong makauwi. Pagsasabi ko rito na pinagbuksan ako ng pinto. Huwag ka nang bumalik dito ah. Sabi nito. Wala kang ang gatas na may pagmamalaki sa akin? Natatawang sabi ko na mas lalo niyang ikinatawa. Nagpasya na akong bumaba. Katulad ng dati ay naroon naman ang matatanda na nakikipaglaro sa mga bata. Bahagya akong kumaway sa kanila at pumanhik sa palabas.
Mataas ang sikat ng araw, pero hindi naman naramdam iyon dahil taglamig pa rin. Malapit na nga lang mag-Marso kaya mag-iiba na naman ang klima. Maingat lamang ang paglalakad ko dahil may mga taong nadudulas sa daan. Kahit na anong ingat mo, kung madudulas ka talaga, madudulas ka. Sinulit ko ang pagkakataong ito para kumuha ng mga litrato. Mabuti na lamang at tinuruan ako ni Mildred kung paano kumuha ng iba't ibang anggulo na medyo hindi ko pa rin gamay hanggang ngayon. Kamusta na kaya yon? May jowa na kaya? Pakiramdam ko wala pa dahil sa sobrang maldita niya. Sa pagkakaakala ko, hinampas niya ng gitara sa mukha nila Lou at Fred ibang klase. Gustong gusto ng mga kambal ang bawat tanawin. Naalala ko yung mga panahong pinagbubuntis ko sila. Madalas lamang akong nakatingin sa mga puno at kung minsan ay inaabangan ang paglubog ng araw. Bagay na naman na rin nila dahil madalas na nasa balkonahe. Ngunit para abangan ang paglitaw ng araw at matutulog muli, ganun sila. Nang makontento ako sa pagkuha ng litrato sa isang malaking building na nababalutan ng niyebe ngunit nasisilayan ng sinag ng araw, nagpasya na akong pumara ng taxi at ihatid sa mismong kumpanya. Habang nasa biyahe ay hindi ko maiwasan matawa dahil sa mga video na nasa mismong kamera na hawak ko, na hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit napunta sa coat ko. Pinaglaruan na naman siguro ni Cleo. Imposibleng naman na niya to sa tatay niya, sa Tito Liam. Bakit ko pala to sinasabi? Inalis ko na lamang ang aking iniisip sa bagay na yon at nagba siyang tingnan ang mga text message na bihira ko nalang tingnan. Galing kay Sasha. Paka-LBC ang Snow, kapalit ng mansyon. Natatawang inilingan ko ito. Hindi ko alam kung bakit madalas niyang sabihin iyon sa tuwing huling linggo ng Pebrero. Habang patagal ng patagal, ay mas lalo siyang nagiging abala sa trabaho nito. Ni hindi ko alam kung makakapag-asawa pa ba siya. Dahil mukhang ikakasal ng manuko sa nobya nito, si Maru. Bet ko pa naman siya para kay Sasha. Kaso bahala sila, wala naman na akong balita na. From Sensen. Are you busy? Text me if not. I miss your voice. Take care. Napangiti ako. Kahit kailan talaga, hindi niya pa rin nakakalimutang maging malambing kahit na malayo kami. Di tulad nung isa na puro kapeng hinihingi na ipadala ko raw. Sawang-sawa na ata ako sa Kopi ko Blanca. To Zenzen. I'll call you later. I have a meeting. Sugar daddy ko? Kagaya ng dati, ganito lamang mag-reply sa kanya, wala nang arte-arte. Nang makapasok ako sa kumpanya, ay unang bumungad sa akin ang mga janitress na masayang umiti. Nakipagkamustahan pa dahil ilang araw din nila kung hindi nakita. Mga dalawa lang naman. Mabilis na nahagip na mata ko sa sayril na abala sa pakikipag-usap sa isang modelo na malagkit ko makatingin sa kanya. How desperate. Ganyan din ako tumingin kay Cedric. But here, ako na lang mag-isa sa dulo. Pipindutin ko na sana ang button sa elevator nang mapansin ko na nakatingin sila sa akin. What? Wala sa mood na tanong ko. Nandoon pa rin ang babae. Nakakainis lang. Dahil susunod niyang bibiktimahin at si Cyril. Halos na biktima na nga niya lahat eh. Di makontento. Problem? Kunot noong tanong nito. Natatawang gumilid ako dahil may papalabas sa elevator. You're staring at me. I'm supposed to be as you that. Problem? Kalmadong sabi ko at saka ako nakatanggap ng irap sa babaeng modelo at nilagpasan ako. Stupid. Asik nito. Saka hindi nagdalawang isip na pumasok sa elevator at sumara agad yun. Pero bago yun magsara, binigyan ko ito na matamis sa salita na hindi niya maintindihan. Mamatay ka na.
Nakangiting sabi ko na nakangiti. I'm rude, but in a nice way. Huwag niya akong inisin dahil masamang pakiramdam ko ngayon. Wala akong nagawa kundi ang maghintay muli ng susunod dahil sa isang impakta. Nakarinig ako ng isang mahinang tawa na nanggagaling sa likuran ko. Isa pa to. Bakit? Tanong ko rito. Saan ka pupunta, Mr. Valencia? Tanong nito na siya rin ang sumagot. Oo, paano mo nalaman? Tanong ko rito. Baka siya na naman ang unang nakasagap ng chismis. Umiling to sa akin at diretsyong tumingin sa mga mata ko. Marami nagsimpunta rito kahapon na kinausap niya. Hindi ko naman alam kung tungkol saan. Pagpapaliwanag nito. Kamusta si Claire? Dugtong nito sa kabumukas ang elevator. Wala naman tao kaya lingwahe namin ang ginamit ko. Pagaling na. Kaso parang ako naman yung magkakasakit. Sagot ko rito. Napansin ko agad ang pananahimik nito saka ko nalang naramdaman ang kamay nito na sinipat ng aking noo. Isang ngisi ang natanggap ko. Mukha nga. Hindi ko na to pinansin dahil mawawala rin naman to. Nang nakarating ako sa opisina ni Mr. Valencia, ay nakangiting bumungad sa akin ang secretary nito na siyang nag-text sa akin. Good morning, ma'am. Mr. Valencia is waiting for you, ma'am. Please go inside. Nakangiting sabi nito. Nagkatinginan pa kami ni Cyril. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Iba ang kutob ko. Parang may mali. I'll wait you here. Go inside now. Bulong ni Cyril na sumandal sa pader. Tanging-tango lang ang sinagot ko at nagpa siya nang pumasok sa loob. Pagkabukas ko ng pinto ay bumungad na agad to sa akin. Ang mistisong lalaki na abala sa paglilipat ng mga folder at sandaling binabasa ang iba sa kami pipirmahan at kukuha muli ng panibagong folder at gagawin ang katulad sa nauna. Nagtama ang paningin namin nito dahil parang bigla akong kinabahan. Bakit ako natatakot? Mapait itong ngumiti sa akin at itinuro ang swivel chair na nasa harap ng mesa nito. Maluwag ang kanyang opisina. Sapat na para palibutan niya ng mga sketch ang kaliwang bahagi ng pader na hindi basa-basa ang nakadikit doon. Bahagya akong ngumiti dahil nakita kong limang gawa ko roon na nakapagtataka lamang dahil kumpleto ang kay Bianca. Have a seat, Miss Danica. Malalim na boses nito, sabayan pa ang mga mata nitong may pagka-sterling gray. Thank you. Mahinang sabi ko. Kumuha ito ng isang folder at napansin ko na akin yon. Sa katabing folder nito ay nandoon ang ilan sa mga gawa kong design. Nagpa siya kung tumingin-tingin na lamang sa kanya. You are came from Philippines, right? Miss Danica Rojas, and two child and single parent? Sabi nito may binabasa sa folder. Yes, sir. Top 5 in fashion designing in Philippines. Tatangong-tangong sabi nito saka nagpa siyang tumingin sa akin. You know what, Miss Danica? You are the one who have a great design and most unique outline. But you know the rules in this company, in this kind of training. You have been here since 2 years ago up till now. And I will give you an excellent job because of your doing nice. Positibong sabi nito. Ito na ata ang good news sa tinutukoy nila. Marami na nagsabi sa akin yan, kaya hindi na ako nagulat. Thank you, sir. Ngiting sambit ko. But as I said, you know the rules. Once you can meet our expectation with your designs, we will drop you. In the past 8 months, we noticed something in your outline that was not the same as your old design. They want actually to eliminate you, but because you have a kids,
We gave you a second chance to draw again. Kalmadong sabi nito noong unti-unting inilalabas ang mga gawa ko. Kitang-kita ko ang mga outline ko roon. Totoo nga, hindi na yun gaya ng dati. Hindi na ako yung tipong hindi nagpapatalo pagdating sa design, kahit na kay Bianca. Pero ngayon, mukhang alam ko na ang mangyayari. Ito na ata ang tatapos sa buhay ko rito sa Spain. But Miss Rojas, we have no choice to choose you to eliminate in this kind of training. We had been decided this 2 months ago. Mapait nitong sabi. Halos mabingi ako dahil sa ingay ng dibdib ko. Wala na akong trabaho. Hindi ko alam kung ganun ba tagang pagiging pabaya ko sa trabaho. Ginawa ko naman ang lahat para mapagsabay yun sa pag-aalaga ng mga bata. Pero bakit ganito? Akala ko kaya ko. But sir, but don't worry. I already fixed your papers just to stay here in just 2 years. But after that, you must get your flight to Philippines unless you have a new work here. 2 taon? Hindi pa ako handa. I'm sorry, Miss Rojas. We highly appreciated your masterpiece. You can now pack your things. Thank you. At dito na po nagtatapos ang part 31 ng ating kwento. Halina at samahan niyo po kami sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.